Isa din pala sa akin. First time ko ah. Okay, ito. Si Bangag pala, according to my to our putingahas, nung nag-aaral pa lang siya sa high school, ay pumapatol pala siya sa pareho niyang espada. Basahin ko to, ay hindi na nagsabi sa akin. Teka lang, hanapin ko lang. Ganun. Since magparetes tayo dahil uso ngayon ang usapang ng showbiz, pumapatol sa espada? Ano, kay Maris Racal o itong Torjaka ni Lisa Tanas. At Jutay daw yung kay Kuting. Mm. Shout out kay Palanga, you know who you are. Halata sabi naman na Jutay ang kang Kuting eh. Titingnan mo yung katawan ng mukha niya. Hi. Medyo ano, gross lang yung mga pinag-usapan namin. Group actually to eh. Oh my God. Oh, hindi ako nagsabi nun ha. Ito. Sabi sa Palanga, alam mo yan, sabi niya si Bangag, napakalip ng bata pa. Tutan, uso naman ngayon ang text messages. O di ba? Nakita ko yan. At babasa, actually hindi lang isang tao nagsabi niyan sa akin. Wala naman sana tayo dito kasi personal na ito. Pero kasi, presidenteng Bangag to. Kung ordinaryong tao lang ito, wala naman tayo pala, magtsoktsakan kayo, magbaliktaran kayo. Exactly. Ang problema, itong mga nakaraan na si Bangag pala ay pumapatol sa espada, according to mga puting angas natin, tapos ngayon, kaya naman siguro hinayaan niya si Lisa Tanas na nakikipagtsoktsakan sa iba kasi jutay lang daw itong si Bangag eh. Jutay ang kanyang pototoy. Parang kwento ko ito, Dotsen. Ito kasi mga kwento ng mga kaklase nila. Yung isang nagkwento sa Santa Clara, ito malapit to kay Imelda, personality ito, kilala to siya, yung nag-message sa akin. At ito kasama niya pa, 1980s pa. Ayan o, hindi mo na pwede basahin lahat ng message niya kasi baka malukit siya, baka magurgur. Jutay o gamay lang daw. Tapos, nung high school si Bangag, talagang pumapatol siya sa espada. Wala na naman tayo, kaso lang sa mga nangyayari ngayon, ang pinaka-usapan natin ngayon, yung may nagurgur na PSG. Sino kaya yun? Yung chumukcha kay Bangag? Malay ko, hindi ko naman lahat kilala yung mga basketball player eh. Eh, kilala niyo ba yun? Aba siya, nag-iimbita daw ng boylet si Bangag. Uy, bongbong, ang kapal ng mo, butang. Hindi ka lang pala tirador ng pulburon, tirador ka rin ng buto. Diba? Hindi na siya tirador ng pulburon, tirador pa ng buto. Sabi ko nga, yung mga personal na kadyotahan nila, kung hindi nila hawak ang kaban ng bayan, wala tayong pakialam. Kaso may mga nagugurgur, may mga nagugutom, may mga naaalod sa baha. Imagine nyo, Paskong-Pasko ngayon. Ang mga bahay nyo hanggang ngayon, hindi pa nakakatayo. Ang mga pamilya nyo na nasa Bicol, doon yung binaha, hindi pa nakikita. Samantalang itong mga ito, nag-orgy lang sa Malacanang. Kapalit, pera. Sinungal na lang lahat. Pati mga PSG na, ito naman to si PSG. Eh, dapat ibisigahan. Sino yung nagurgur? Dalawa na ang nagurgur? Sino correct itong PSG na tumira kay Lisa Tanas? According to our puting ahas, at hindi lang isang PSG, ilang sino pa ang magugurgur na PSG? Marami ito pala ang nung araw ng nagitingan, nagtorja kay Lisa Tanas? Na ang presidente yung Bangag ay nagpulburon. Araw ng nagitingan, seryoso usapan, pinabayaan ninyo ng PSG, binigyan nyo lang ng panyo. So noon pa pala, marami ng red flag itong si Bangag. Ito kasama niya 1980s pa. Malapit kay Imelda, hindi lang daw nagpupulburon, tumitira pa ng buli. Tapos ang hindi siya tumitira. Ano ba 'yon? Top o bottom? Pag top, sana si Bangag. Educate me, mga baklos. Kapag top, ikaw yung umaayuda, 'di ba? Kapag bottom, ano ka? Pag bottom, ikaw yung tinitira, ganun? I don't know, kasi hindi ko pa naranasan 'yun eh. Sinabi na yan sa akin, pinaliwanag niya sa akin eh. Nakalimutan ko na, okay? Pag gumaganon, ikaw gumaganon, top ka. Pag ikaw yung nagbe-bend down, bottom mesa? Oo, bottom mesa. So bottom mesa si Bangag? Ah, bottom siya. O, bottom siya. O, yun. O, yan. Nakita niyo na, May 9. Hindi lang isang tao, dalawang source ang nagsabi sa atin. Kaya yun, huwag na kayo pumunta din kay Maris. Wala yan. Bata ba, dito tayo sa issue ng mga tao may hawak ng pondo natin. Correct. Pag yun yung tumitira. O, yun. So si Bangag girl. Diba, pag buto mesa girl, ito siya nagpapatira. O kaya nang wonder siguro, kaya naman nakikita din siya parang, kaya ginombag nga siya nung September of 2022, September 19 ba yun? Doon sa taas ng aeroplano, diba? O anong gusto niyong topic? Si Maris, o dito kayo, huwag niyo na yun. Kayaan niyo na yun, mga bagets pa yung mga yun. Ang sa akin lang, mga Palanga, ibig mo sabihin, Marlica, kung si Duterte ay kamay na bakal, si BBM ay kamay na bakla, wala nang problema tayo sa kamay ng bakla. Kasi may mga kamag-anak akong bakling. Kayo mga bakling, ako din bakling. The point here, mga kababayan, babalik tayo. The point is, presidente kasi si Bangag. Bakit? Ang kinakatupag nila, si Sara, 125 million confidential fund. Kaya nga. At ang commit, ang ginagamit ni Lisa, mga rebuilding mga kaliwa, pinuksak na yan ni Duterte, ni BRRD, NTFL CAP. Okay?
may itsura nga itong ano. Ay, nako! Marcos Bangag Jr., tumitira ka pala, tirador ka rin pala ng espada ang katulad mo. Ano ka? Bakling? Ano? Oh, pwede, no? May nagsend sa akin si Ma'am Helen. Yung ano daw, yung tumitira kay Bangag, may itsura daw. Huwag natin pakita yung picture. Papayag na lang ba kayo ng presidente nyo? Ang presidente nyo, Butomesa? Eh, ang bago yan. Papayag ba kayo presidente nyo, Butomesa at Under Desaya? Butomesa, Polboronic, Under Desaya. Kaya din torjak-torjak ni Risa, pero habang tayo dito ay nagsasalita, mga kababayan, galit na galit tayo, sila ay tuwang-tuwa sa pagnanakaw sa kabanabayan. Patuloy nilang nilulustay ang pera ninyo. Si Bangag Butomesa, Lisa Tanas Bottoms Up. Ay, oo nga, no? Zara Lina, okay, gawa niyo ng meme. Si Bangag Butomesa, si Lisa Tanas Bottoms Up ng alak. Eh, hindi, hindi lang siya nagbo-bottoms up ng alak. Pati pera ninyo, binubottoms up nila, inuubos nila. Butomesa ang addict, sabi ni Jim. Hoy, Bangag, balita ko, tipa, nagpapatira ka daw. Kasi Ardol, yung isang nagsabi sa akin, na-mention ko na yan, sa dami-dami ng information natin, ayaw maalala ko lahat yan. Pero naka-record naman lahat yan eh. Kunin lang natin sa files natin. Basta, nag-ano daw siya. According to my source, Butomesa daw siya. Naku! Ewan ko kung sinong, ano yun, sinong player yon. Kinala niyo ba yon? Kasi ako hindi ko siya kilala eh. So, I don't know about it. Hindi naman, hindi ko naman kilala lahat ng basketball player. Although nanonood din ako ng basketball natin, tagalin na natin. Ngayon, balik-balikan natin. Pero sa ano niyo, itag niyo ang Kuwad Committee. Baka daw po gusto niyong paimbestigahan yung panibagong napat na PSG na jowa daw ni Lisa. According to Maharlika's Puting Ahas. I did not say that, but according to our Puting Ahas, nandiyan ang screenshot na ibinigay sa atin. Okay? So tanungin natin kung sino na naman yung nagurgur na PSG. Sino ang nagpagurgur? Si Lisa ba o si Bangag ba? Nagurgur ba siya dahil hindi nasarapan? Paano siya nagurgur? O baka sinakal ni Lisa dahil magagalit siya sa bakal, di ba? Remember, Atty. Glenn Chong's testimonya na namatay ang internet doon habang nagme-meeting sila, sinakal niya ang kanyang staff. So baka dahil di siya nasarapan, gano'n niya. Sige pa. Baka gumanon siya. Kaya sige nga. Pa, isagad mo. Eh kaso siguro, baka ito lang kalit, baka cocktail lang, hindi nakaabot, kaya sinakal siya. Baka pwedeng gano'n. Pwede nga anggal na gano'n, di ba? Pwede nga anggal. O baka pwede rin, habang nagdudu sila, nag-lock, tapos na-hospital, o itikinubli lang sa taong bayan, ang daming pwede nating anggulo, you know? Alam niyo man tayo, di ba? Kung ako mag-iimbestiga ng crime, titignan natin kung may pumilandit ba na dugo. O titignan natin yan, baano na gurgur ang PSG? Pwede ring naging masokista si Lisa Tanas, yung PSG nakatali, nakaganyan, tapos nilatigo-latigo ni Lisa Tanas, di ba? Nilatigo niya ng bongga-bongga, tapos hindi nakayanan. Ano mong anggal ang gusto ninyo? Pwede rin, nag-orgy silang tatlo, nilalatigo ni Bangag at saka ni Lisa si PSG kasi nag-e-enjoy sila dahil nasobrahan. Oo, oh, pwedeng ganun. Ano, pwedeng ganun kasi ayaw imbestiga, di tayo dito mag-speculate. Kung ako mag-imbestiga, titignan ko kung mayroon bang blood spatter or whatever, di ba? Alam nyo naman ako pa, paano ko ng forensic, ano eh, mga pore-pore.